Naging kontrobersyal ang paghahalal bilang bagong PDP Laban President kay Energy Secretary Alfonso Cusi. Sinasabing ito'y illegal kahit pinangunahan pa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong umaga si Attorney Melvin Matibag, ang Acting Secretary General ng PDP Laban. Magandang umaga po sa inyo, Sir Matibag. Welcome po sa Pambansang Almusal. Si Wedge po ito. Magandang umaga, Wedge, at sa lahat po ng inyong tumatangkilik sa inyong programa Pambansang Almusal. Good morning po. Attorney Matibag, linawin lamang po natin, despite of the new officers of the PDP Laban, si Senador Manny Pacquiao ay nananatili pa rin pong miyembro ng PDP Laban as well as Senator Coco Pimentel. Tama po yan. Sila po ay kasalukuyang miyembro ng partido ng PDP Laban po. Pero meron ho bang plano o meron ho bang usap-usapan na patatalsikin totally sa partido itong dalawang senador na ito? Sa ngayon po, wala naman pong pag-uusap sa National Executive Council at sa Council po at sa Assembly. Lamang po siguro kaya pumulutang yan dahil po doon sa lumabas na resolution galing sa Bulacan kung saan na humihingi ng karapatang penalty or parusa po yung mga ginawa po ni Senator Pacquiao nung mga nakaraan po. Pero sa ngayon po, yan po ay iniimbestigan pa at pinag-aaralan po ng committee po ng membership at ng Legal and Arbitration Committee po ng PDP Laban. Opo. Attorney Matibag, sinasabi kasi ni Senator Coco Pimentel, illegal yung ginawang eleksyon para sa mga bagong opisyal ng PDP Laban. Alam po ninyo, madali naman pong sabihin yan, pero yung pong patunay niyan, yun po yung dapat natin tingnan. Lahat po ng proseso na nakasaad sa konstitusyon po ng PDP Laban ay sinunod po ng magkaroon po ng National Assembly. At pati po ang mga delegado at bumoto doon po sa nangyaring assembly noong July 17, siya po yung pinagbasihan namin. Ang dokumentong isinabit po ni Senator Pimentel noong November 2020. Nakukulpyos po siguro sila dahil nakita nila may mga nag-vote na bagong membro ng PDP Laban. Kasama po sila Executive Secretary Villaldea, si Secretary Bello, Secretary Salpanelo at Secretary Tugade. Pero ang katunayan po niyan, yan po mga yan dumaan sa BMS bago po nag-vote. Isinabay lang po doon sa event na yun. At sila naman po, hindi naman po kasama sa mga bumoto. Ang bumoto lamang po ay kung sino yung nakasaad doon po sa seats na tinatawag na sila Pizza Comitec na may voting rights base po sa konstitusyon po ng PDP Laban. Attorney Matibag, so ibig sabihin, meron ho ngayong dalawang, may dalawang faction ngayon ng partido, tama po ba? One with the Pacquiao-Pimentel-led group and the Cusi group. So paano ho ngayong kikilos ang inyong partido bilang iisa kung hati ang inyong partido? Wala naman na pong paksyon, meron lang pong mga minority group na tumututol, yan nga po yun sila, Senator Pacquiao at Senator Pimentel, pero wala naman po silang ipinapakitang suporta na nanggagaling doon po sa leadership ng bawat chapter at bawat council. Ang ipinakikita po nila na sinasabing grassroots members, they're also represented during the assembly and the convention sa pamamagitan po ng mga presidente at secretary generals na kanila po mga chapters in good standing. Na pinagbasihan nga po ay yung dokumentong ipinasa ni Senator Pimentel doon po sa COMELEC noong November 2020. Pero Attorney Matibag, is it possible na kung sakali, kasi kung hindi magkakasundo itong dalawang kampo na yung sa side nila Senador Manny Pacquiao at itong sa side po nila Secretary Cusi, posible bang magkaroon ng dalawang set ng candidates for 2022 elections ang PDP Laban? Hindi po allowed ng COMELEC yan. Isa lang po magre-represent sa isang partido. Nangyari na rin naman po ito noong 2019 kung saan meron mga na tumututol din sa pamumuno noon ni Senator Coco at kasama po kami noon sa grupo ni Senator Coco at nagtagumpay po sa kaso sapagkat patunayan naman po na sumunod po sa konstitusyon ng PDP Laban. Ang COMELEC po magdidesign nito at magpapasyahan din naman po nito ay sino ba ang rightful na leaders ng PDP Laban based on the constitution of PDP Laban. Based on the document submitted to COMELEC. At naniniwala po kami, at ako naman po, personal kong nakita,
na lahat po ng ginawa mula noong May 31 na council meeting at July 16 council meeting at sa July 17 ng National Assembly ay nasunod po ang constitution ng PDP Laban. Mm-hmm. Medyo masalimuot kasi ngayon yung issue ng politika, attorney, ano? Kasi alam naman natin, mainit-init na usapin ng eleksyon. Posible kaya ngayon mag-tandem Pacquiao and Duterte pagdating ng 2022 elections since iisang partido naman po sila? Sa kanila po nanggaling yung suggestion na yan, pero yun po dadaan sa proseso. Ang una po titingnan dyan, kasi nung lumutang po na si Pangulong Duterte, hinihinging tumakbong Vice Presidente. Ang unang-una po tumutol si Senator Pacquiao eh. Kaya po siguro, sa kanilang punto muna manggaling, ano po ba talaga yung gusto nangyari sa partido? Kami naman po, laging nakabukas po ang aming linya upang makipag-usap sa kanila na kung saan hindi naman po nila ginawa. Katunayan, sila pa po ang pumipigil sa mga lehitimong member ng PDP Laban na dumalo doon sa mga ipinatawag na official meeting, lalo na po yung National Assembly. Uh-huh. Sabi nila, wag umatid. Nakita naman po ninyo, overwhelming yung attendance both in online via Zoom at yung physical attendance po. Nandun po ang presidente bilang chairman ng partido na nakasahad sa Constitution. Siya ang magpipreside ng National Assembly meeting. At siya naman po talagang nagpreside, pati po yung sa election, siya po ang nagpreside mismo niyan. So, hindi ko po alam kung paano po mangyayari yun kung ang isang grupo naman ay iba ang sinasabi. At syempre po, kailangan na rin po, mabigat na rin po na tanungan dito kay Pangulong Duterte kung siya ang tatakbong Vice Presidente ay kung katanggap-tanggap sa kanya na ang maging kanyang animate ay si Senator Manny Pacquiao. Opo. Attorney Matibag, binabanggit niyo ho yung National Assembly, ano, kagaya ito katatapos lang po na sinagawa ni National Assembly. Now, Senator Coco Pimentel is saying na magkakaroon ng National Convention ng partido pag sapit ng Setyembre. Ito yata yung pagbalik ni Senator Manny Pacquiao after ng kanyang laban. Lahat ba ng mga miyembro ng PDP Laban ay a-attend dito sa sinasabing National Convention na ito? Eh, kung ipapatawag po nila yan, eh, sino po yung magpapatawag? Sapagkat hindi naman po pwedeng sila lang ang magpatawag dyan bilang miyembro. Mm. Wala po sila ngayong designation as officers. Paano po sila magpapatawag? Nakasaad po sa Constitution na ang pwedeng magpatawag ng National Assembly is the National Council. At ang National Council ang nagpapatawag po niyan, ang chairman ng partido ni si Pangulong Duterte. Uh-huh. Kailangan po nilang kausapin ang unang-unang si Pangulong Duterte na si Pangulong Duterte magpatawag ng National Council meeting. Ngayon, sinabi po nila sa September sila magpapatawag. Uh-huh. Eh, hindi po, ang nakalagay po sa aming constitution, ang National Council, quarterly po yan, once every quarter. Eh, nagkaroon na po ng National Council meeting nitong July. So ang susunod po na National Council meeting yan, dapat po, sa ano na po yan, October, November, or December, yun na po yan dapat. Uh-huh. Paano so, magpapailate po nila yung konstitusyon pagka ginawa po nila yan. Oho. Eh, paano po yan, Attorney Matibag? Parang hindi pa inaalis ni Senador Coco Pimentel yung mentality niya. Siya pa rin ang executive vice chairman ng partido at parang eto nga at magpapatawag pa rin sila ng ganyang mga National Assembly. Unang-una po, kahit sa party po ng konstitusyon ng PDP Laban, wala pong position na executive vice chairman. Okay. Sila-sila lang po ang nag-create ng executive vice chairman na yan nung nag-resign si Senator Coco Pimentel para maipasa niya kay Senator Manny Pacquiao ang pagiging presidente ng PDP Laban. Uh-huh. Wala po. Wala po position na yan. So, to begin with, hindi kailangan pong pansin na sapagkat wala pong position na executive vice chairman. Wala po yan sa konstitusyon ng PDP Laban. At hindi rin naman po inaprobahan ng National Council at ng National Assembly na magkaroon ng additional na position or ad hoc na position. Lahat po yan ay hindi dumaan sa proseso ng naayon po sa konstitusyon ng PDP Laban. Ang problema po kasi, nasanay po kasi si Senator Pimentel na maliit ang partido at sila lang ang nagtuturo kung sino ang mga uupong opisyal. Kaya nga po itong ginawa namin na ito noong July 17, makasaysayan po sapagkat sa napakatagal na panahon at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ngayon lang po nagkaroon ng eleksyon kung sino ang magiging mga opisyal ng partido. Kaya naman po, historic na po itong nangyari na ito na sana naman ay bigyan ng pagkakataon nila na magkaroon po ng katuparan ang tamang proseso dito po sa aming partido sa PDP Laban.
All right. On that note, Attorney Matibag, salamat po sa pagpapaulak ng panayam, and I hope we can still invite you to the program to discuss further about PDP Laban. Magandang umaga po, ingat po kayo. Magandang umaga po, salamat. Nakapanayam po natin ang Acting Secretary General ng PDP Laban na si Attorney Melvin Matibag.